Okay guys, kumusta? Magandang araw sa inyo. Ang tatalakayan natin ngayon guys is regarding kung magkano ba ang dapat ating maging starting capital kapag tayo pumasok sa stock market. Kasi marami nagsasabi kailangan ay minimum na capital mo is 5,000. Meron naman dati nakapagsabi sa akin na kahit 700 makakabili ka ng stock. Meron mga pagsabi kailangan nasa 10,000, which is totoo naman ang sinabi nilang lahat. Pero guys, para naman hindi ka mahirapang lumabas sa isang stock na pinili mo, may mga paraan naman na para may mga paraan naman para makadali kang may benta ang stock na nabili mo para mabawi mo agad yung mga losses mo na binabayaran tulad sa mga tax at sa mga commission ng broker, is dapat mamimili ka rin ng stock na dapat mong bilhin. Kahit sabihin mong ang puhunan mo is nasa 50,000, pero yung stock naman na binili mo is nasa 100 mahigit. Kasi sa stock market guys, may mga price range at dami ng stock ang dapat mong bilhin. May mga tinatawag na board lot guys. Dito kasi sa PC guys ay may tinatawag na board lot. Ibig sabihin sa price range na 0.0 o 0 to 0.01 is ang lot size na kailangan mong bilhin o dami ng share na dapat mong bilhin is minimum of 1 million. Then sumunod yan, kailangan 2 million kasi normal lot kasi yun is multiple by 1 million bawat bili mo. Ibig sabihin, kung sumunod dito is kung 3 million to 1 million, 2 million, 3 million, ganun. Pag range naman na 0.01 to 0.05 is 100,000, then sumunod yan is 200,000. Basta multiple kapag ang binili mo na kapag pumili ka ng pagbili is natawag na normal lot. Kasi sa stock market guys, may dalawang klaseng board lot, yung tinatawag na normal lot saka yung isang odd lot. Yung sa odd lot guys, pwede kang bumili dyan ng patingi-tingi kahit 1, kahit sabihin mong 0.01 dito pwede kang bumili ng 1 na number of share, pero medyo awkward naman pag ganun. Diba guys, ito guys, ito sa inyo, kung gusto nyo bumili guys ng stock, mamimili kayo. Kasi itong gamit ko is video na mura kaya medyo fun na siya, medyo madali lang na magamit. Pag pinili nyo dito guys sa lot, yung sinatawag ng ad lot, ang makakabili ka dyan yan ng stock na kahit sinasabi ko siya mula 1, 2 hanggang patingi-tingi mula sa 1, kahit sa anong range ng price pwede. Pero kapag normal lot ang binili nyo, dapat susundin nyo yung itong tinatawag na lot table ng PSE. Guys, ano ba? Nanabi ko nga kanya guys, magkano ba dapat ang start nyo sa stock market? Halimbawa yan, kanina na yan meron kang 5 pesos ka bumili. May halaga kang 5,000, sinasabi ko sa inyo 5,000. Magkano ang mabibili mo na stock sa 5,000 sa halagang 5 pesos? This is 900. Pasok naman siya kasi 5 pesos guys to 99 is 100. Just, so 900 multiply by 9 ka, is pwede naman siya na mabibili mo. So, magkano yung mga fee mo na kailangan? Kasi hindi natin 5,000 ang punan mo is, kaya hindi natin masasabing 1,000 mabibili mo dyan gawa nito na may mga taxes at mga commission ka na dapat bayaran. Kaya medyo dito lang tayo sa 1,000 guys. So, magkano dapat selling price mo dyan is pag 900 ang kuan mo, para mabawi mo agad yan. Ang total kung babayar mo yung additional is 34.10, kailan mabawi mo yun guys. So dapat masigit sa 5 pesos or
Kung binili mo 5.5 guys, tutubo ka na. Hihintayin mo siya sa 5.5 na presyo. Pero yung range na price na 5 pesos to 9.9, kumbaga, ang minsan ang dagdag niya lang guys, may minimum na 0.01. 0.01, 0.02, yan ang minimum na dagdag niya. Hindi siya agad dadagdag na maging 6 pesos. Hindi guys, 0.01, 0.02, 0.03, ganun. Pero ganun, hanggang sa kan, siguro mas swerte, no? 1 pesos, matagal yan. Yung 1 nga, minsan, point 2 nga, minsan may dumadating na ganun, point 2 agad yung naging changes niya. Ngayon guys, paano naman pag 1,000? Ang iyong puhunan lang, 1,000 pesos, ilang siya, anong price naman ang dapat nung piliin guys? Diyan guys, mamimili ka ng price na nagre-range sa 0.5 to 4.9 guys. So, 1,000 pesos mo guys, nakabili ka ng 1,000 share guys. Sa halaga, alam mo ah, ang nabili mo is hindi na 0.5, 0.7, 700 lang guys. Kumbaga mayroong pang sobrang ay kahit 800 lang ang kan mo kasi kaya tayo naging 1,000 guys ang minimum kasi ang 0.5 to 4.99 kasi may pag normal lot is 1,000 pero kung adlot naman yan kaso nga lang bihira mag benta sa adlot guys mas marami ang normal lot kumbaga matagal ka makabili sa adlot guys so magkano range mo naman siya maibebenta para mabawi mo yung 24 pesos na charges guys. Sabi natin may benta mo siya ng 0.75. Talo ka guys, 0.75. Talo ka ng 3 pesos kasi may niya charges ka pang babayaran kasi dito sa pagbenta mo guys, magbabayad ulit ng charges ko. Anong binayaran mo dito sa buying mo, ganoon din sa selling kasi may madadagdag pa dito na 0.60% na taxes. So, ibebenta natin siya sa 0.78. So, kita ka na guys ng 26 pesos. 0.75. So hindi naman ganun minsan guys, tulad ng sinabi ko sa 0.5 to 4.9, nagbabago lang siya ng minimum 0.01, pwedeng bumaba siya ng 0.01, pwede siyang tumaas ng 0.01 o mas mababa basta hindi agad siya nagbabago na maging 1 something o 0.1 basta 0.01 guys ang bago niya. Kung sakali man after ba, yung set date mo is nasa 5 days, ibibenta mo na, nagbili ka ng Monday, sa Friday is ibibenta mo na, so maghintay ka lang ng 0.7 para kumita naman ng kahit paano yung pera guys. So guys, paano pong 5,000 nga ang puhunan mo? Tapos ang binili mo naman ni 5,000 ang puhunan mo guys, ano ba? 5,000 pesos ang puhunan mo. Bumili ka naman ng price sa halagang 10 pesos o minsan gusto mo blue chip na company yung kilala para siyempre alam manin na para mapagkilala is maraming tumatangke bumili ka sa tinatawag na BPI guys bangko. Magkanong share ng BPI ngayon kung ating sisilipin is may 72.76 guys. Kung 72.76 yung prices niya at may 5,000 ka na pera, 5,000 ka na pera, 72.76 ang price niya. As ang pera mo is kan, sabihin nating 3,000 share ay 300 share. Medyo malaki na nga guys ang 300 share guys. Medyo mabibili mo lang dito guys is mga 60 share. 60 guys, 60 shares guys. Kaso pasok naman ba siya sa board lot na sinasabi ko ang price niya 72 guys. Dito siya pumapasok. So minimum of 10, oh, pasok naman siya guys. So 60 pesos guys, 5,000 yung puhunan mo. So kung may 60 shares ka guys, magkano naman mo siya sabihin? Kung 72 is sabihin natin 73. Lugi ka pa guys. 73 pesos, kailan mo siya may benta ng halagang 77? So para kumita ka lang ng 150.98. Kaso yung tick size niya, yung nagbabago lang siya kapag nang hanggang 0.05. So 72 minus 76 is almost 4 point something. So 4 point something, point, ilang 0.05 yun guys? Ang kwan? Ang 0.05 niyan. So, calculator na lang natin guys. Calculator natin is magkano yun? 72 7
77 minus 72.6 plus 4.4 guys, 4.4 divide mo siya na 0.05 bawat araw guys. O sabihin natin 0.1, 0.2 magbago siya kasi medyo maganda, makilala naman siya. Sabi natin divide na siya ng 0.5 na 8 days guys ang hihintayin mo. Kung araw-araw kumikita siya ng 0.5 guys ang kinikita. Kaso nga lang sa sinasabi ko nga sa inyo guys, ang stock market hindi ganun guys, volatile siya. Ibig sabihin minsan angat baba siya, tulad ngayon guys, tulad ng pagmas natin ng BPI, nandito siya di ba? After 7 days ganyan lang muna siya, after 2nd days tumaas siya from 62.88 naging 63.85 yan. Kung ganito sana yung mangyayari guys, kung ito makukuha natin yung biglang taas. Halimbawa dito guys, kung ganito yung market mo guys, yung price nya up and down lang, hindi naman siya ganun kataas ang pagkita niya. So maghihintay ka ng napakadagal guys. Kaya guys, yung sa stock market hindi yun, so walang tinatawag na minimum na maging puhunan mo. Depende na lang siguro yun kung sa price na gusto mong bilhin. At isa pa sa stock market, kaya kung baguhan kang trader, siyempre mas pipiliin mo nga yung mga blue chip company na makakilala. Pero minsan guys, may mga company din naman na medyo active or medyo kan siya, medyo maraming bumibili sa kanya na hindi natin gaanong kilala naman at hindi natin naririnig guys sa merkado. Mas kung bumili tayo dito sa SSI, wala, SSI ngayon is 1.18 guys. Yan, 1.18. Salagang 5,000 natin guys. 1.18 ang price niya guys. Sa 1.18 guys, ang lot table niyan, board lot niyan is may minimum na ito guys, 1,000. So kung may 5,000 pesos ka, mga siguro may 4,000 mabibili mo. Yan guys, 4,000. So may 4,000 ka dito guys. So magkano mo siya ibebenta guys para tumubo ka? Sabi natin 1.2 guys, 0.17. Sabi natin 1.25 na lang guys, kasi 1.18 o 1.28. Sabi natin guys, tumubo ka ng almost 300 pesos guys. Yung price na yan guys na 1.18 per day, magkano yung binabago niya? Ibig sabihin 0.01 guys. Halimbawa kung maganda naman yung tick ng market, yung galawan may tumataas siya every day, kung after sa loob ng 5 araw is araw-araw is tumataas siya ng 0.02 lang kailangan mo guys na itaas 0.02. So ang kailangan mo is 0.1 lang guys, 0.1 ang kailangan mo guys para kumita ka ng halagang 300, sapunan mo na 3,000. Kung 0.02 guys, 5 days lang guys. Ay minsan ang stock na to guys, ang company na to is medyo tulad dito nung nakaraan, nag-close siya sa price na 0.15, then sa kinamagahan naging 1.22. So may 7 ka na agad guys. Isang araw lang yung paghita na yun guys, abit yung June 3 at June 4 bigla siyang tumaas from 1.15 nang close niya na yesterday, then another day naging nagtumagang umabot pa siya ng 1.23 pero nag-close siya ng 1.22, then another day nag-close na siya, dumaas siya ng 1.25, nag-close siya ng 1.25, then another day guys, after 3 days nag-opening siya ng 1.29, 1.36, 3 days lang yun guys ang nakalipas. So isipin nyo yun guys, kung 3 days lang 5 days yung gusto mo mangyari, yun ang kinita mo. Ito lang yung target mo para kumita ka sa lagang 5,000 guys. So, kung medyo naghintay ka pa sa loob ng 3 days, 1.36 yun,
magkano ito ni Ibo? Mga 600 na guys, halagang 547. Eh, ano iba yun after 5 days guys? Tingnan natin, after 5 days, ilan ba siya? 1, 2, 3, 4, 5. Umabot lang siya ng 1.3 guys, ang pinamataas niya ay 1.31, pero nag-close siya sa 1.52. So, in that day, kung gusto mo na talaga, ma-meet mo na 1.28, o ayaw mo na, 1.58, pero kung dito guys, syempre ikaw, kung may target ka lang na 1.28, ibibenta mo na, umabot ng 1.35. So, muna ako dyan, iti-take ko na yung kanayan guys, yung tama dito, yung opportunity na yan, nakita yan kasi sa isang stock guys, actually kung isa kang trader, dapat okay ka na sa 8% to 10% na gain ng puhunan mo kung isa kang trader. Kasi guys, ang halimbawa ko lang sa inyo guys is 5,000 na yung puhunan mo dyan. How much kung ang puhunan mo is 10,000 to 20,000, halimbawa lang stock ano, ita times 4 mo to, 16,000 guys, 16,000 na puhunan ka lang na 18,000. Kung 16,000 yan guys at nabenta mo yun, malaki na rin ang tutubuin na 2,373. So, sabi natin, 2-3, ilang percent na siya ng puhunan mo guys, ng kung sabi natin 2-3, divide mo lang siya ng 18,000, sabi natin 19,000, kasi ito yung total na amount buying mo kasi kasama yung mga charges guys. So, 19,000. Isasarado natin siya na 19,000. So, magkano ang tinubo mo? Nasa 12% na, guys. Kung ako yan, iti-take profit ko na siya, guys. Para, kan, kasi minsan nga, tinatawag ko, nasabi ko sa inyo, yung minsan, ang pagiging greedy is isa rin sa dahilan kung bakit tayo nalulugi sa stock market. Kasi, naman ito, 5 days ang target mo para maibenta mo yung stock market. Bumili kasi dito sa 1.15, pinamababa, o nabili mo siya sa, dito sa pinamataas, 1.16. Tapos, ang target mo is 5 days, ibebenta mo siya. Eh, kung hihintayin mo siya ng 5 days, guys, bumaba siya. Eh, kung dito ka na sa 3 days o 4 days, kung dito, kung na-hit mo to 1.36, pero maliit, 1.35. Dito ka na sa 1.35, guys. Maging, ang close niya, guys, ng at that day is 1.35 din yung market na to. 1.35, kung makikita niyo ang close niya. Ang opening, ang pinakahay niya. On, ang opening niya is 1.29 ang pinaka-opening niya, guys, that day. O, umabot siya ng 1.35. Kung ako guys, iti-take ko na yung profit, hindi ko nahihintayin yung 5 days para in case man, sabi ko nga sa inyo, yung volatile yung market, up and down yan, ay kung biglang bumagsak yan, tulad nyo guys, naging 1.26 siya. So, medyo maliit ang profit mo kung sakaling ganun. Naging mabili mo siya sa 1.18. Maliit guys ang magiging kan mo kung sakali na ganun ang mangyayari sa iyo. Kung nabili mo sa 1.18 guys, is maliit nga yung kan mo. So guys, yung punan sa stock market, hindi naman yan nagbabase sa minimum. Pero actually guys, kaya naman minimum of 5,000 guys. Kasi guys, gawa ng itong broker commission. Napakalaki nito guys eh. Kasi 20% guys, ay 0.25 per gross commission. Ibig sabihin, gross amount, multiply mo yan sa gross amount, ibig 25%. So kung may kwan ka nga, 1,000 pesos lang, halaga na natin, 1.8 lang yan, kwan mo. Minimum is 1, may 1,000 ka nga lang, na kwan sa 1.8. Is ito yung magiging kwan mo, magiging minimum mo broker commission. Kasi 2.4 guys is less than 20 pesos, kaya 20 pesos ang mag-govern na broker commission plus yung tinatawag na BAT na 2.4, tapos itong pinang kwan stock yung P sa PSE. So ang average price mo dyan kung sakali kung ganun is 1,000. So 1.21 ang average price mo. So kung may 1,000 share ka lang, eh magkano ang kailangan mo? 1.22, lugi ka, malulugi ka pa sa 1.22. 1.18. So man, para kumita ka,
kung hangad mo yung 100, kasi kung sinasabi ko nga 8 to 12% is magiging 1.30, hindi pa rin sapat is ito 1.35, between 1.30 o 1.34 makakuha ka ng 100 na gain mo. So yung 1.18 is almost ng dito almost 16.16. So kung nag-average ka ng 6.16, divide mo siya ng 0.05, yung pinakamataas na yan, halos 4 na araw din. So kaya siguro guys, ang sinasabi nga ng iba is 5,000 para medyo makabawi ka. Actually yung 20 pesos niyan guys, yung 0.25% para makuha mo yung 20 pesos is 8,000 talaga. 8,000 yung magiging kwan mo. So kailangan mo ng 7,000 para mas mataas ka doon sa 20 pesos. Ito guys, tulad niyan, lumabas na 20.65. So ito na yung magugobern guys, ang 20.65. Ito na yung broker commission kasi minimum, may lampas naman siya sa minimum. So ito yung kwan mo, yung tinatawag na BAT mo, total ng charges mo is 44. So ang mangyayari niyan, kung 7,000, 1.19 lang, so mas mababa nga siya guys kung per dun sa 1,000 ang share mo, tapos 1.22 yung magiging total buying kwan mo. Ang kailangan mo 1.22 para ma multiply ko 7,000 guys, para ano mo ng 8,000 naman, para 900. O so may bebenta mo siya na siyang 1.30, pwede 1.30 guys. Ito pwede na siguro siya guys, kung pasok na siya sa 8 to 12%, may bebenta mo na siya guys after 3 days o kwan. Medyo malaki pa rin, pero kung isipin mo, kung mag-average ngayon ng everyday ng 0.05, 0.12, divide mo siya ng 0.05, so 2.0, almost 3 days, 3 days lang din ang kain mo. Pero compare mo naman dun sa 1.80 na 1,000, tapos maging 1.22 yung mga average mo na per share of stock, ang maging halaga ng per share is 1.22, medyo malaki nga guys. So siguro kaya sinasabi rin nila, pag sa baguhan siguro wala pa tayong ganong karanasan, is ganun ang ating kailangan na minimum 7,000. So kung isa pa sa mga sinasabi sa atin ng sa mga professional trader, kapag isa kang baguhan, kung 7,000 kailangan mo, so dapat kung 30% lang yan ang dapat ng capital mo, so dapat ang capital mo is almost 20,000. So para lang sakali kung ano ba binili mo 1.18, tapos ang naging price niyan is naging 1.15, nalugi ka guys ng 300, or minsan tingnan mo mas mababa pa, 1.1. So ang gagawin mo diyan guys, yung tinatawag na averaging, bibili ka na mas mababa. Kumbaga yung quantity mo dati na 7,000, bibili ka na other 14,000 para kung sakali mang na tumaas to, na hindi mo nahintayin yung mahigit sa 1.18 guys. Siguro mga something yan, na kung bibili ka ng halagang 14,000 yan, maging average price mo lang dyan is 2.1. So magiging mga 1.0 something na lang yan guys. Siguro sabihin natin naging 21,000 na yung share mo, tapos ang average price mo is 1.06 or 09. Calculator na lang natin guys. 1.18. Tapos siyempre dinoble mo yun, ang kuan naging bumili ka ng 14,000, so 2.1. guys.
3.18 guys, is divide mo siya sa 3 kasi tatlong kan yun eh. Well, equivalent 1.06, so may average ka na 1.06 o kasama charges 1.06. So ito ang average mo dito is 1.07. So ibebenta mo na siya ng higit sa 1.07. So magkano yun guys? 21,000 share. So tumubo ka na rin ng 450, so ba hindi ka na maghihintay sa tulad ng dati na sinasabi ko nga 1.18. kaya guys, yun lang guys ang masasabi ko sa inyo. Ang stock market hindi naman siguro, kung medyo tumalak na sa stock market o wala, magbabalak pa lang kayong pumunta, yun masasabi ko sa inyo guys, huwag kayong tumingin sa company or kwan yung minimum na hindi niyo makaya. Kung gusto niyo na pumasok sa stock market tapos ampunan niyo na isa lang yung 1,000, 2,000, piliin dito na lang kayo mag range sa price na to guys, sa 0.5 to 4.9, para may kapapaano hindi ka magtagal sa isang stock. Kasi kung 2,000 yung price mo kan guys, tapos may average na 0.51 yung kwan, 2,000 yung punan mo, 0.5 magit sa kaya minsan nakita mo na 2,000 para yung sa bayaran mo na lang din yung kwan, bumili ka ng 4,000 na share, 27 pesos na naman ang dagdag mo. O gawin mo ng 2,100 na ipukunan mo. Gusto mo nang pumasok talaga sa stock market, so hihintayin mo lang siya na 0.55 guys, halos 5 days lang guys, halos 0.5 o isang araw kinabukasan. Kung maganda yung market guys, is tumaas pa yan, mababawi mo agad, kumita ng 131 guys, o 6.48% guys ang magiging kita mo guys. So guys, yun lang ang may ituturo ko sa pamili na lang siguro kayo guys ng mga company na mababa yung presyo, tulad ng ito ABA, medyo nasa 5% siya. So maraming company dyan guys ang mapipili, tulad yung All Stock dito ka sa ako Instagram. Kung alam yung Instagram is hanapin nyo lang dito guys yung tinatawag na ganong price na nag-range nun. Ito yung Jerry na stock code niya, i-search nyo lang kung anong kwan niya. Basta yung piliin nyo pala guys na stock is medyo active naman siya, hindi yung active yung stock na yun. Tulad nitong ball, medyo hindi maganda yung kwan niya, mas mababa sana siya, 0.78, pero hindi naman ganun ka aktibo yung volume na pumapasok sa kanya. O hindi naman pumasok, mas ganda siguro kung sakali. Kasi kung imbis ka lang ba ito lagay 1.3 million, medyo okay na rin niya ang value na kanya. So ang volume yun siguro na pumasok sa kanya is nasa 3.6 million na volume na ibenta niya na i-trade sa isang araw. So guys, yun lang may ituturo ko regarding sa pagpasok niyo kung isa kayong baguhan sa stock market, yung regarding sa magiging puhunan niyo, kung magkano ang kailangan yung magiging puhunan sa na kailanganin. Kung may maliit na kayong puhunan, eh, yun ang may papayo ko sa inyo, pamili na lang kayo ng mas mababa munang stock na medyo aktibo. O kung may malaki na kayong puhunan, o kung gusto niyo talaga manigurado yung 5,000, eh, ganun din eh, kahit 5,000 guys ang magiging puhunan nyo, makakabili din kayo ng maraming malaking stock. Kumbaga, huwag yung sa sinasabing kilalang company agad o blue chip. Meron naman mga company dyan na hindi siya blue chip pero active naman siya, o sabi natin blue chip na rin siya. So hindi lang natin alam, siguro na isa siyang blue chip company na hindi lang natin kilala, kasi halos ilan na mga kilala natin mga company tulad ng mga Jollibee, SM. Pero yung mga ganyang stock guys tulad ng Jollibee, magkano yung price niya ngayon is, sa kung guys current price niya is 150 pesos. So ilan mabibili mo kung sa 72 600, ay eh, ano pa kaya kan ngayon yung 150? So mga ay 60 kan sa tuwan sa BPA kanina, 72 mabibili mo is tawad dito 60 stock lang, kasi yan 10 mababili mo, yun 150 eh. 110 stock din ang kwan siya sa board lot niya. Lot size, minimum lot size niya is kwan din, kasi between 100 to 190.9 is 10 slot ang minimum. So magkano mabibili mo? So kung
Ay, sabi ko 20,000 ba 'yun? 150 ay 30. So may puhunan ka na 5,000. So 150. O nga, pwede 150 ay 'yun yung stock mo. Ilan ang bebenta mo diyan? 155. Kung 155 limang isang araw, 53 pesos, 100 kailangan, 155 isa isang araw, pwede siya lang siya magbago na 0.1. So medyo medyo mabagal, o kung sabihin natin pinamalas 0.5, hindi natin alam kasi minsan nga tawag ko guys, volatile yung market. Tulad nito, nagsara siya sa 142. 142 something, tapos nag-close siya sa 144. Pwede na rin 1 pesos. Siguro 'yun ang mangyayari. Pero kung ito maging sistema ng market mo, dito ka nag-gan, nag-volatile siya sa ganyan, up and down na siya. Hindi ganoon ka-kan. Ito guys. Nag-close siya dito, tapos dito sunod siya na close is 130, nag-unang close siya dito sa araw 130, tapos dito 139. 0.5 something, tapos dito na naman 138.5 na naman, tapos dito bumaba naman na siya ng 136. Eh, kung nakabili ka dito guys sa market na to, kasi isipin mo tumaas yung price dyan, isipin mo kung gano'n, baka biglang mag boom na siya, eh biglang bumaba kinabukasan, medyo okay pa sana kasi mas malayo ka sa binilhan mo kung nakabili ka. Pero kung dito ka nakabili sa gitna nito, so bagsak na rin ang presyo. Eh kung dito pa siya bumagsak pa siya na bumagsak, lalo niyan naipit ka tulad dito. Kung dumating dito, ang tagal ng panahon na hihintayin mo guys para kumita ka na lumampas ka dito sa price na dito. Kung dito ka na bumili sa gitna to, 143. So maghihintay ka guys na higit sa 1 sa 1 sa 143. 143 hanggang sa 1. Ito guys, ang pinamabilis niya, tinaas na bigla siya na guan. Biglang taas niya kinabukasan is itong date na to. So ilan days ang mula May 4 guys hanggang June 18. So mahigit isang buwan ang kailang hintayin mo kung gano'n ang mangyayari sa'yo. Kaya guys, stock market hindi rin nagmamatter minsan yung blue chip saka yung mga company na medyo hindi natin kilala. Depende na lang sa price siguro guys at sa puhunan na kung dala nyo. Sa 5,000 mapapayo ko sa inyo is dito lang kayo sa 0.5 hanggang 4.5 o maaaring sa 0.25, kasi 0.25 kung 5,000, 10,000 ang minimum guys, makakabili na rin kayo dyan siguro mga 20,000. 0.05 naman ang nababago nya, eh medyo naman maganda na rin ang market na to. O dito kung something is 0.4 ang kon mo, 10,000 is 4,000 lang din ang magiging mababayaran mo sa hindi. Pasok pa rin dito kung 10,000 tapos 0.4, may halaga na 0.4 to. Ang price dito, nagpapasok ka sa price ito, kahit 5,000 papasok ka pa rin dito guys. So guys, yun lang ang masasabi ko regarding sa puhunan ng kailangan natin sa stock market. Hindi nagmamatter yung tinatawag na minimum. Depende lang yun sa price sa stock na inyong bibilin. So guys, maraming salamat. Dito lang, sana sa sunod may maitulong pa ako sa inyo regarding sa stock market.